po ng wika. Kung ang unang wika po ay panalangin ng pagpapatawad, ang pangalawang wika naman po ay ang katuparan ng pagpapatawad ng Panginoon, ang pagtubos ng ating mga kasalanan. Ito ang mga salita ng pagtubos, isang tiyak at mga totohanan ng pangako. Pangako ng may pagmamahal. Ano nga ba ang pangako ng ating Panginoon Jesus Kristo? Isasama kita ngayon sa paraiso. Paraiso, salitang nagbibigay ng isang magandang halimbawa o magandang larawan ng pag-asa. Sa mga taong nakakaranas ng hirap o kalagayan na sa pagitan ng kamatayan at ng buhay. Pangako ng kaligtasan, pangako ng pagtubos ng ating mga kasalanan, pangako ng buhay na walang hanggan, glorious life sa piling ng ating Diyos. Paano nga ba natin mararanasan ang pangako ng ating Panginoon? Kung mapapansin po natin ang senaryo ng dalawang kriminal na kasama ng ating Panginoong Jesus na napako sa krus, kapwa nila na-encounter si Jesus. Kapwa sila nakarinig ng salita ng ating Panginoong Jesus. Salita ng pagpapatawad, pero magkaiba sila ng pagtanggap. Magkaiba sila ng reaksyon. Ang unang kriminal ay hindi naniwala. May pag-aalinlangan siya dahil sa kalagayan ng ating Panginoong Jesus. Tumingin siya sa itsura at kalagayan ng ating Panginoon. Kinutya, ininsulto ang ating Panginoong Jesus Kristo. At kung makikita po natin ang buong nangyari dun sa isang unang kriminal, ay may bumaba isang kalapati o isang ibon, tinuka ang kanyang mata at siya ay nabulag. Siya ay nabulag. Kapausahan at wala lalo pagdurusa ang kanyang nakamit. Samantala na ang pangalawang kriminal, nang ma-encounter niya ang Panginoong Jesus, hindi siya nag-aksaya ng mga, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ora mismo, nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Nagpakumbaba, inamin at inihayag ang niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan at nagtiwala niya sa ating Panginoong Jesus. Bago pa siya namatay, nagumbalik siya ng may kapakumbabaan. Kaya naman, naranasan niya ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Nakamit niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng awa at grasya ng ating Panginoong Jesucristo. Mga magulang po, mga kapatid, ang lahat ng kaparusahan sa ating mga kasalanan ay inako na ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang naghihirap sa bawat latigo, sa bawat hampas, sa bawat laman na sumasama sa latigo. Sa bawat sakit, sa bawat hirap na naranasan niya, na siya ay pinarumusahan. Sa bawat lakad niya
Dahil sa sobrang pagmamahal ng ating Panginoon, na ayaw niya tayong mapahaka. Tiniis niya lahat hanggang sa kamatayan sa krus. Ipinaglaban niya tayo para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Upang mabigyan ka, mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Upang mabigyan tayo ng kasaganang buhay na kasama ang ating Diyos. Hindi natin kailangan magpilitensya para tayo maligtas. Inakot na ng lahat ng ating Panginoon. Ginawa ng lahat ng ating Panginoon para sa atin. Lahat ng sakit, lahat ng hirap ay kinuha niya para hindi ka na mahirap. Ikaw ba kapatid? Hanggang saan mo ba kayang ipaglaban ang Panginoon? Para hindi masayang ang kanyang sakripisyo para sa iyo. Bilang tugon at katuparan nito para hindi masayang ang sakripisyo ito ng ating Panginoong Yesus, kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Magkaroon ng takot sa Diyos. Magpapagbaba. Ihayagan niyong mga kasalanan at humingi ng tawad sa ating Panginoong Yesus. Na siya ang ating sarili at manalig. Magtiwala na siya ang ating tagapagligtas at sariling Panginoon. Sa gayon, mararanasan natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng awa at grasya ng ating Panginoon. At makakasama natin siya sa ating lakbayin, sa ating buhay. Makakasama natin ang ating Panginoon sa lakbayin ng ating buhay patungo sa pinangakong paraiso. Kaya nga kapatid, ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa ating Panginoon. Tanggapin ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas, bilang ating Panginoon upang hindi masayang ang sakripisyong ginawa ng Panginoon para sa iyo. Sa kanya ng Ama,